Alright guys, hello! Welcome to my channel! Yan! Hello na naman po tayo dito sa aking panibagong vlog. And pwede ko sabihin ito ang aking first episode. Kasi po, nung first vlog ko po, may mga nag-comment. Siyempre, shoutout natin yan. Bago po pala yung shoutout, meron po tayong nag-message sa atin. Papakita ko po sa screen mamaya kung sino po nag-message. Ang message po niya is, babasahin ko po ha, ito po yung message niya. Hello po, DJ Lick. Napanood ko yung first vlog mo ata yun. Sabi mo, mag-ask lang kahit sino and sasagutin mo po. Paano po kaya maayos ang relasyon namin ng asawa ko? Sana makakuha ako ng idea sa iyo. Good luck nga pala po sa channel mo. God bless po. God bless din po sa iyo, Michelle. Michelle ang pangalan niya. Actually, meron pa siyang isang message. Ayaw niya ipabasa, pero sige, babasahin ko na lang. Michelle, ano lang naman 'to eh. Ang sabi po niya is, huwag niyo na pong ipakita yung Messenger account ko. Kasi baka daw makita ng asawa niya. Okay, sige, fine, no problem. Pag-uusapan po natin yan ngayon. So before that, gusto ko pong mag-shout out dun sa mga nag-comment sa akin. Ipapakita ko na lang po mamaya. Ay hindi, babasahin ko na lang para sure tayo, di ba? Yan, puro kuya. Kuya Zone. Kuya Zone tayo, zone. Julia Ann Magallanes, fighting Kuya Kev. Thank you so much. Laila Domalanta. Ayan, nagva-vlog din yan, alam ko. Yes, you can do it kuya, ikaw pa, idol. Idol din kita. And then next, John Paul Solis. God bless on a new step in your life. Fighting. Correct. Fighting lang tayo. Fighting lang. Tapos yung pinsan ko, si David Bucarile. Get well soon, brother. Mag-content ka about Jordan dyan sa Socor. At gaano ka authentic. Pwede din. Kaso ang problema natin, pandemic ngayon eh. Actually, ngayong panahon ata, third wave na naman dito sa Korea. So, titingnan natin kung meron tayong chance ha. At ang next mo pang comment, magkano Jordan 1 dyan? titingnan ko, maghahanap tayo. Shout out din kay Nicole Ricacho. Pinsan ko, kamag-anak ko lahat to ah. Go kuya, support kami. Support ka namin. Laban lang. Tapos yung magaling na singer dyan sa Malaysia. She's Chanel Lenny? Parang ganun. Subscribe. Thank you so much. Thank you. Tsaka last but not the least, Hana Kang. Parang mahirap duktungan yun ah. Hana Kang ang pangalan. Yay! First vlog, fighting kuya. Actually, lagpas ng 5 yung nag-comment. Thank you! Pero para atang lahat, para kamag-anak ko, lahat kuya eh. Anyway. Meron pa palang isa, si Nicole Ricacho uli. Ang galing mo, idol. Next, thank you. Okay, balik po tayo dun sa nag-message. Ang tanong po niya is, paano maayos ang relasyon ninyong mag-asawa? Okay,
wag na lang sa'yo, gawin na lang natin general. Bakit ba nagkakaroon ng problema mag-asawa? Okay. Lahat ng problema, always two sides, di ba? So, laging dalawa ang sides niyan. Siyempre, yung side ng lalaki, tsaka yung side ng babae. Tsaka marami kasing problema mag-asawa. Hindi lang naman isa lang ang problema lagi ng asawa. Generally, siyempre, financial, di ba? Normal yan. Kahit sino naman, kahit binata, problema rin. Financial din naman, problema. Sa side muna tayo ng lalaki. Ang normally naman naririnig ko, mga lalaki, ang problema is naghahanap ng iba. Di ba? Nawawala ng gana minsan magtrabaho. Yung iba walang trabaho. Nananakit. Yan ang mga hindi magaganda. Nananakit, etc. Marami pa namang iba dyan. So, kung ang pag-uusapan natin is... sige, balik tayo sa iyo, Michelle. Michelle ang sabi niya. Lagay ko daw Michelle. Under Michelle ka na lang. Okay, sige. Sabi mo eh. Kung nananakit... Kasi ako yung lalaking... Hindi man lang pumipitik eh. Never akong pumitik ng babae. Kahit anong galit ko, iniiwanan ko sila eh. Sa tingin ko, mas maganda, pag-usapan nyo muna ng maayos. Titingnan natin kung okay ba yung ganun. Kung masusolusyonan nyo. Kasi ang problema naman, di naman kailangan sigawan eh. Ang away, di naman kailangan magsigawan. Pwede naman kayo mag-usap. Maaayos nyo nga actually pag nag-usap kayo na maayos, di ba? Kesa magsigawan kayo na magsigawan. Kung tungkol naman sa trabaho, doon kailangan malawak ang pag-unawa ng babae. Kasi kaming mga lalaki, hindi naman kami magre-reklamo sa trabaho. Basta kaya pa namin, hindi kami magre-reklamo. Just do it! Pero pag medyo, kunwari isang araw, sobrang sakit ng katawan, wala ka pang tulog, pero kailangan mo pumasok, medyo aanga lang ng konti. Ibig sabihin, hihinto na. Sa side naman tayo ng babae, no? Sa babae, sorry mga girls ha, pero ma... Ito! Ma-armalite. Minsan, siyempre, kasi pag galing ng trabaho yung lalaki, pagod. Diba? Stress. Stress dun sa trabaho. Tapos biglang magbubunga nga, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganyan. Kailangan muna natin tingnan yung sitwasyon bago tayo magtanong, bago tayong magduda, or bago tayo magalit, di ba? Ang relasyon kasi, give and take eh. Alam naman siguro yan ng lahat. Give and take ang relasyon. Hindi pa pwedeng kabig lang tayo ng kabig. Tsaka... Di ko naman kasi pwedeng sabihin, on my own experience talaga. Kasi kami ng asawa ko, 11 years na eh. Damn! Di mo lang kami nag-away nang sabihin mo may naglayas. Pagka medyo nagkasagutan, mali, hindi ganyan. Pag medyo may isang tumaas boses, alis na yung isa. Iwanan niya na muna, lalabas, ganyan. Pupunta ng 7-Eleven, ganyan. Inom na soft drinks, ganyan lang. Tapos, ang pinakasikreto kasi is, huwag kayong matutulog ng galit sa isa't isa. Pag-usapan nyo bago kayo matulog. Promise. The next day, parang ang gaan ng buhay, ang gaan ng gagawin nyo for that day, you know. Ganun siya actually eh. Hindi ko ma-explain kung ano yung feeling, pero ganun kasi ang nangyayari. Tsaka, iwasan natin yung murahan. Yan ang pinaka-the best way. Yan ang small things, pag pinagsama-sama mo yan, malaki pa sa problema niya yan. Pag nagawa niyo yung mga maliliit na good things. Katulad niyan, huwag kayong magmumurahan. Number one. Ikalawa,
huwag kayong magtaas ng boses. Oo, mahirap yun kasi minsan emotionally, ano ka na eh, kumbaga, what? Parang, andun yung emotion mo, gusto mo nang pumotok, di ba? Pero, wala namang iba makakakontrol sa inyan, kundi ikaw lang din, di ba? Etong sinasabi ko, pwede sa lalaki, pwede rin sa babae, no? Kung sa lalaki, huwag kang sisigaw, try mo kontrolin yung temper mo, ganun din naman sa babae. Kontrolin mo rin yung temper mo, syempre. Para hindi kayo magkaroon ng malaking problema, huwag nyo masyadong seryosohin yung problema. Eh, syempre, maliban na lang kung, alam mo yun, huwag naman po sana, no? Knock on wood. Kung nasa binig ka na ng kamatayan, talagang problema yan. Talagang may stress talaga tayo dyan. Pero, ang tingin ko kasi dun sa message mo is parang madalas kayong may pinag-aawayan. Ano ba yung madalas na pinag-aawayan? Meron din kasing mga relasyon na hindi na lang pinag-uusapan. Pero sa both sides, pares kayong may sama na loob sa isa't isa. Hindi maganda yon. Kailangan all out. Sabihin nyo lahat. Sabihin nyo lahat. And dun tayo sa selosan. Yan. I think maraming mga relasyon, mag-asawa, mag-girlfriend na ganon. Na nag-aaway dahil sa selosan. Minsan naghihiwalayan pa eh. Diba? Sa side naming mga lalaki kasi, hindi ako kumakampi sa lalaki, no? Lagi lang tayo nasa gitna. Ang side kasi ng lalaki is, hindi maghahanap yan ng iba pag kontento sila. Okay, sa isang girl. Yun. The best way is, huwag mong sakalin. Based on my experience, ha? Huwag mong sakalin. Hindi yung physical na sasakalin mo. Hindi yun. Kumbaga, huwag mong kontrolin masyado kung anong kilos ng tao. Based on my experience ulit, ha? Kasi, yun nga, pag galing sa trabaho, tatanungin sinong kinausap mo, sinong kachat mo, baka may kachat ka ng iba, paamoy nga ng damit mo. Yeah. Yung mga ganon, ano na yun eh, unnecessary nang itanong yun sa asawa mo. Bakit? Sinasabi mo, mahal mo asawa mo. Diba? Kung kasal kayo, panghabang buhay, sabi mo, mamahalin mo asawa mo. Ano ba ang word na mahal? Love, diba? Ang love, merong tatlong ano yan, alam ko eh, kung hindi ako nagkakamali. Bago mabuo yung love mo, kailangan mo ng tatlong parang content matawag dun? Di ko alam. Basta merong tatlo, kailangan mo ng, of course, love, kailangan mo. Respect. Trust. Kung isang mawala dyan, hindi mo masasabing mahal mo yung asawa mo. Itong part na to, pwede sa lalaki saka sa babae. Ha? Kung wala kang love, o di wala kang love, di ba? Kung wala kang respect, hindi mo kaya magbigay ng pagmamahal. Yun yun. Ikatlo, yung trust. Ito ang pundasyon eh. Yung trust, pundasyon yan sa relasyon. Pag nawala ang trust, parang baso yan. Basagi mo, baso. Pag nadikit mo, madali mong ibabalik yung trust. Pero malabo na yun, di ba? Malabo mo na maibalik. Kaya, sa side ng mga lalaki, ano yun sa amin eh? Nature na yun eh. Pag nasa public, napapatingin, uy, ang ganda niya. Hindi porkit sinabing maganda na yun, hihiwalay na yung asawa, pupunta na ron, liligawan na. Hindi. Hindi ganun. Ang sa amin is, ang ganda niya. Nagagandaan kami. Cute siya, sexy siya. Which is naririnig naman natin kahit sa single, sa matanda, sa bata. Normal na 'yon. Wag na tayong mag-react sa ganun mga girls. 'Di ba? Minsan actually kayo kahit hindi niyo naman sabihin sa mga asawa niyo, sa isip at puso niyo, minsan may nakikita rin kayo, "Uy, guwapo naman 'yon. Uy, ang cute." 'Di ba? Pwede niyo rin naman sabihin sa mga lalaki 'yon. Basta may trust. Ang importante is trust.
trust. Talagang ano, kumbaga, yung previous relationship ko, actually, magbibilyar lang ako, five houses lang ang difference nung layo nung bilyaran sa amin, di pa rin niya ako papayagan. Kumbaga, kasi, oo, mag-asawa tayo. Mag-asawa kayo. Okay? Pero, hiwalay pa rin yung gusto nyo eh. Yung guy may sarili pa rin buhay yan. May buhay pa rin yan siya. May gusto siyang gawin na siya lang. Ikaw, syempre, meron ka rin. Partner kayo in life. Diba? So, ang sa akin is, bigyan nyo ang space ng isa't isa. Dahan-dahan, makikita nyo kung paano gagaan yung relasyon, kung paano gagaan yung buhay nyo, kung paano kayo mamuhay araw-araw. Mararamdaman yan. Once again, based on my experience na naman yan. Kasi actually ngayon, experience namin mag-asawa yan. Grabe pagod sa trabaho. Every Saturday, Sunday lang nakikita. Pero we see to eat, Saturday, Sunday, we spend time to each other talaga. Yun, tapos pagka may konting problema, di nagkakaunawaan, usap agad. Usap agad, idea agad. Huwag tayong magtago, huwag tayong mag... useless eh. Useless kung magtatago ka eh. Hindi mo niloloko actually partner mo eh. Niloloko mo yung sarili mo dahil ikaw ang nagtatago. Di ba? Ikaw yung may tinatago. Alam mo sa sarili mo na tinatago mo na hindi mo sinasabi. Alam mo yon? There's two sides sa isip mo eh. Na yun yung panluloko sa sarili mo. What? What the fuck? Eh yung partner mo eh, relax lang siya kasi hindi naman niya kasi alam. So good. Good for her. Or for him. Di ba? Yun lang. So, ang advice ko sa inyo, be strong. Siyempre, faithful dapat sa isa't isa. Please, lagyan nyo ng trust. Tiwala, maniwala kayo sa akin. Tiwala lang. Tiwala ang pinaka-importante sa relasyon. Pagka once na wala ang tiwala, sa tingin mo, meron pa bang respeto? Siyempre, wala na, di ba? So, yun talaga yung pundasyon yun. Trust. Para humaba yung relasyon. Motivation. Lahat ng tao kailangan yan. Yung relasyon nyo is, siyempre, focus kayo sa mga anak nyo, di ba? Lagay nyo una Diyos. Papagad muna una. Papagad. Pag si Papagad ang nasa gitna nyo, lahat ng problema madali. Dahil una-una, wala namang binibigay ang Diyos na problema eh. Na walang solusyon. Ang problema lang, hahanapin natin yung solusyon. Yun yung mahirap dun. Yung hahanapin solusyon. Minsan, mayroong problema na nandyan lang pala sa kaliwa yung solusyon. Diba? Meron namang problema na yun, hanapin mo talaga. That's the way. Yan ang buhay. Diyan tayo nabubuhay. So, yun lang yung payo ko sa'yo, aka Michelle, na tiwala. Magtiwala kayo sa mag-usap kayo, pag-usapan nyo kung ano ang dapat nyo i-set up sa relasyon nyo. That is the best way para gumaan yung buhay nyo. Wala namang buhay na madali, lahat talaga mahirap. Walang taong walang problema, lahat tayo meron, di ba? Yun, kayang-kaya yan. Pag-uusapan nyo lang naman yan eh. Wag agad, pag kasi galit, diretso agad sa conclusion na hiwalay. Hindi na kaya, ang hirap ng buhay. Gusto ko na kumawala. Gusto ko madaling buhay. Walang buhay na madali kung iisipin mo. Lahat yan mahirap dahil hindi ka naman pwede kumain. Hindi ka naman pwede bumili ng gusto mo na hindi ka magtatrabaho. Di ba? Wala rin trabaho madali. Lahat yan mahirap. So, yun lang. Love, trust, and respect. And mainly, sa gitna natin si Lord. Sa relasyon. Yun lang. Tsaka, haba natin ang pag-uunawa. Pasensya sa isa't isa. Di ba? Yun lang, Michelle. Once again, thank you for your message. Guys, gagawa po ako ng FB page ko. Meron akong FB account, pero gagawa ako ng FB page para dun po kayo mag-message sa akin. Or pwede rin kayo mag-comment dyan kung ano man yung gusto nyong itanong at mapag-usapan natin for my next vlog. Again, so once again guys,
Thank you, Michelle. Thank you for your message. I hope nakatulong sa'yo yung pinagsasasabi ko dito. Thank you so much. At sana makatulong din po sa iba kung sino man po ang mag-review. And please, guys, please, guys, please, please, please. Hit the subscribe button. And of course, like the video. And please, click the bell button and select all. Please, guys, please, guys. Once again, stay safe. God bless everyone. Peace on earth.